Raju. Sarge, pahinga muna tayo. Men, magpahinga muna tayo. Alpha 1 to team leader. Alpha 1 to team leader. Sir, may tawag. Alpha 1, this is team leader. Come in. Sir, positive ang target natin. Nandito yung mga hostage. Good. Okay, Cordero. Do not do anything na makakabulabog sa mga terorista. Hintayin niyo ako. Do you copy? Pero sir, kailangan kumilos na kami kagad. Baka patayin na nila yung mga hostage. Hintayin mo ako. That's an order. May banta sila. Napasasabugin nila ang village kung magsasagawa tayo ng rescue operation. We must move cautiously. Stay within your area. Do you understand? Yes, sir. Let's go. Kung hindi ibibigay ng gobyerno ang radyo, uubusin natin to. Pangtsay wo? Kuya o kay ni Chen? Tatapusin nyo na! Silabas kayo! Palabas din ang mga tao! Sasabog ang lugar na to! Lumabas kayo siya, sasabog yan! Bilis! Bilisin nyo! Bilis! O kayo! Pasabugin nyo ang bumbahan nyo! Bam! Mayuwa kayo dyan! Umalis na kayo. Hindi ko na kayo kayang saluhin. Mahalata na tayo.
Sige na. Sir, papano itong hostage? Sama niyo na yan. Dali. Liga. Wala na kayong pupuntahan. Impyerno na kabila nito. Papatayin namin ito. Eh di patayin mo. Hindi ko naman kilala yan eh. Punyeta, Cordero! Hindi ba sabi ko sa'yo? Hintayin mo muna ang utos ko. Bago kayo kumilos, nakikipaggera ka na pala dito. Sir, uubusin na nila yung mga hostage. Kaya kumilos na kami. God damn it, Cordero! Wala akong pakialam kung patayin man nila lahat ng hostage. Ang importante, sundin nyo ang utos ko. Wala akong pakialam sa inutos nyo. Ang alam ko, ang misyon namin dito ay iligtas sa mga hostage. Kayo, sir, ano ba ang misyon nyo dito? Ang misyon mo, Cordero, misyon ng mga tanga! Sige, sir, paputukin na natin to. Para pagsabog ng utak natin, malaman natin kung sinong tanga sa ating dalawa. Arrest this man! Dali na yan! This military court is sentencing you, Master Sergeant Redentor Cordero, team leader of the 3rd Unit of the Special Forces, to be dismissed from the military service. Brad, eh, yung sigarilyo mo, ang usok. Bakit? Nareklamo ka ba? Kung pwede lang naman. Hindi pwede. Saan, sir? San Vicente. Kayo, boss. Ba't nagmamadali ka, ha? Mamaya na. Saan ho kayo? Diretso. Kayo, boss. Diretso rin. Oo. Dalawa. Front page, tingnan mo. Ganda naman. Ano ba, mga bastos, mga manyakis? Bindangera ka! Eh, nananansin kayo eh! Kung ayaw mo may katabi, bayaran mo yung tumupuan namin! Hoy, mga manyak! Baka hindi nyo alam na alam ko na sinasamantala nyo ang pagtulog ko! Nananansing na tayo! Abante ah! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Hey! Suplada ka! Huwag kang makialam dito! Baba! Kaya ikaw, miss, sa susunod, pag matutulog ka sa bahay, ha? Hindi dito sa bus. Suplado. Brad Candy?
Bilisan mo! Isang ahong stick na sigarilyo. Mama, di niyo po ba alam masama sa baga ang sigarilyo? Candy na lang. Mama, masama sa ngipin ang candy! Sana naman huwag kayong mabulag sa mga developer na yon. Bagamat maliit ang bayan natin, malaki ang bentahin natin sa ibang mga kanuglog na lugar dahil sa malaking agrikultural na lupain dito. Oh, nandun na ako, Merto. Pero ang nagiging problema lang ng ibang magbubukid, eh gustong ibenta ang lupa at paghati-hatian ng pera. Oh, magkapihu muna kayo. Kamerto, mas lalo na yung ating mga sakada. Parang karamihan sa kanila, sawa na sa buhay, sa bukid. At maraming reklamo. Kesyo, may hirap daw patubuin ang tubo. At taga-tustos lang daw kami ng asukolera sa syudad. Nang ibinigay ko sa inyo mga lupaing yon, hindi pa pinaiiral ng gobyerno ang reforma sa lupa. At yun ay sa dahilang naniniwala ako sa liderato ng bawat isa sa inyo. Kaya huwag niyong sayangin ang pinaghirapan ng aking mga ninuno. Pilitin niyong ganyakin ang inyong mga sakop. Aba, narito pala ang bunso mo, Kamerto, ah. Reden. O sige, mga kasama. Saka na lamang tayo mag-usap-usap para makapag-solo naman kami nitong anak ko. Sige po, Kamerto, tutuloy na po kami. Sige. Tutuloy na po kami. Oh, kumusta ka na iyo? Mabuti, oh. Na kami. Sige. Sige, oh. Reden. Pa. Nang matanggap ko ang sulat at malaman ang nangyari sa'yo, natuwa ako, Reden. Nasabi ko sa sarili kong ginusto na rin siguro ng Diyos yun upang matutunan mo na rin ang landas patungo rito bago man lang ako mamatay. Sa tagal ho ng panahon ng pagkakalayo natin, ilang beses ko na hong binalak na bumalik dito. Pero ang magkadugo ay magkadugo. Kahit saan man daanin, alam ko, nasasabik na rin sa iyo, mga kapatid mo. Sana nga, Papa. Kamerto, baka nagugutom na si Reden. Mabuti pa, ipaganda ko na siya ng makakain. Halika na, anak. Good morning, children. Good morning. Kakausapin yata ako ni... Good morning, tuloy yata yung party kila, ma'am. Parang nakikinikinit ako kapag ka nagkaroon ng provincial-wide conference ang mga principal. Si Miss Rowena Cordero ang pinakabatang magiging principal ng San Vicente Elementary School. Talaga? Galing, no? Tama na nga kayo dyan. Eh, next month pa naman yung effectivity nun kung ano-ano na yung pinagpapantasya nyo dyan. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Dapat lang naman, ano, ang tagal mo rin nagpa-function sa acting capacity mula nung mag-retire si Miss Atendido. Okay lang sana yun, eh. Kaya lang, tuwing maaalala ko, na parang dumaran tayo sa butas ng karayom, sa request ng chok na tulad nito, nakatakot-takot ang red tape, kumbinsido na ako na talagang dapat maging formal na yung appointment ko sa DEX. Ma'am, ito na ho pala si Merced. Oh, Merced. Good morning, everybody. Mukhang masama yatang araw ng best friend ko, ah. Kaya pala, nakagawa na ba kayong lesson plan niyo? Tumalo ko lang dyan sa inyo.
nagkaganyan ka na. Bakit? Nagkagalit ba kayo ng parents mo? Weekdays na nga lang kung umuwi ako sa kanila, magkakatampuan pa ba kami? Okay lang sa bahay. Eh bakit ka ganyan? Tingin ko tuloy parang delayed na naman yung sweldo natin. Sige na nga, ikikwento ko na nga sa'yo na mabawasan na rin tong bigat sa dibdib ko. Napakantipati ko kasi nung lalaking yun eh. Oh. O sige, kumain na kayo. Pelito, naisip ko ngayong hepe ka na. Kailangan mo ng mas matibay-tibay na sinturon. Pinasadya ko pa to sa Zamboanga. Tapit mo na lang dyan. Pakibilisan ang paglabas ng pagkain. Babalik pa ako sa headquarters. Ah. Kuya Mike, pinagawang kita ng bag. Lalagyan ng mga gamit mo. Rowena, kailan ba magre-report sa akin yung sinasabi mong kapatid ng co-teacher mo? Nahihirapan ako lang clerk sa clinic eh. Ayan mo. Kakausapin ko bukas si Merced. Sir? Ah, Reden. Kukurutin kita dyan kapag wala kang regalo sa akin. Pwede ba yon? Kaysa isa kong utol na babae, kakalimutan ko pa. Pabango. Paborito mo yan, di ba? Thank you, ha? Ikaw naman kasi eh. Daya-daya mo. Parating si tatay na lang pinadadala mo ng sulat. Samantalang, miss na miss ko na yung kwentuhan natin. Sorry ate ah, mas gusto ko kasi yung nagkukwentuhan tayo ng personal eh. Tulad nito, mas masaya. Huwag kayong mag-alala. Magmula ngayon ay mamamalagi na rito si Bunso. Kaya nakumbinsi ko siya na maghanap na laman ng ibang mapapasukan. Hayaan nyo, magbuhat ngayon, hindi na ako maglalayas. Siya nga pala papa, huwag nga kayong makialam sa mga lupaing ipinamigay nyo na. Ayaan nyo na yun sa mga tauhan nyo. Mabutit na banggit mo yan, Kuya Lito. Dahil marami sa mga pasyente ko nagtatanong kung nagbalik daw uli ang alita ng pamilya Cordero at Itivara. Eto na naman tayo. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na pangimbabaw lang pinakikitang kabutihan ng Gobernador Guevara na yan at ng kanyang anak na si Alex. Simulat sa pulpa, traidor ang angka na yan. Pa, alalahanin mo akong hepe ng pulisya dito sa San Vicente. At ako'y nasa ilalim ng tuwirang pamumuno ni Governor. Ang pangit naman tignan na ang ama ko mismo ang siyang pangunahing kumakalaban sa kanya. Para tuloy lumalabas na meron kayong political ambition. Na balang araw tatakbo kayong gobernador ng buong lalawigan. Teka, tila yata lumalawak na ang issue kung saan sana nagsuot. Ang sa akin lang naman eh, huwag nang pakialaman yung mga lupang ipinamahagi ko na. Alam ko ang Alex Guevara na yung kakuntsaba ng mga multinationals na magtatayo ng mga planta dito sa atin. Badedihado lamang ang mga taga rito. Alam ko yan. Kuya Lito, Kuya Mike, bakit hindi na lang natin hayaan si Papa sa gusto niya? Wala naman ako nakikita masama dun. Kung ang tingin ng mga Guevara ay kinakalaban sila ni Papa, hayaan natin sila. Maliwanag na mababaw sila. Hoy, Reden! Kailan ka pa nagkaroon ng konsenso para sa pamilya natin? Kung inaakala mo sa matagal na panahong paglayo mo sa amin, ay nakalimutan ko na ang kasalanan mo, nagkakamali ka. Patay ka na. Di pa rin kita mapapatawad. Mas mabuti pang pansinin ng isang pulube kaysa sa isang sutil na kapatid na katulad mo. Pwede ba pakiusap lang? Tigilan nyo na yan. Bakit ba napakatigas ang mga loob ninyo? Kahit pagbalibalik na rin man natin ang mundo, hindi natin mayalis ang katotohanan na kapatid natin si Reden. Siya'y kadugo natin. Teka muna, kakain ba tayo? O magpapatayan? Sigurado, Kuya Lando. Siya yung best friend mo. Parang G.I. Joe. Doon sa picture na ipinadala niya noon sa'yo. Oo, baka nananaginip ka lang. Sa Mindanao nakadestino yun. Sabi nga niya sa akin, hindi siya basta makaka-uwi rito. Pero siya yung nakita ko sa bayan kahapon. Siya yun! Bakit hindi mo ikinuwento sa akin kagabi? Marami kasi akong homework eh. Kaya binantayan ako natin, Merced, para matapos agad ako. Nakakainis nga eh. Ang higpit-higpit. Dapat lang.
Kaya numaasahin dito yan sa bayan para magtrabaho. Dito ka na pinatira sa atin. Siyempre, malayo pa pag uuwi siya dito sa Santa Monica. Hindi lang yun. Para maalis yung ugali mong bulakbol. Ah, basta. Pumunta tayo kay Kuya Reden. Para makipagkwentuhan ako ng tungkol sa gera katulad nito. Kay aga-aga nagdidiskusyon kayong magkapatid. Ano ba talagang issue ha, Kuya Lando? Kilala mo naman itong pinsan mo, Kulisan. Basta't kakulitan ang pinag-uusapan, wala nang tatalo. Tata Temyo, ano ho ba yung surpresa ang sinasabi nyo? Basta sumunod ka sa akin. Matagal kong iningatan ito dahil alam kong babalik ka. Kinasabik nyo naman ho ako eh. Nasaan ba yun? Halika, sumunod ka sa akin. Naroon sa bodega. Talagang iningatan ko yan para sa pagbabalik mo. Salamat, Tata Temyo, ha. Boss? Oh, Brando. Kumusta na lakad mo? May balita ako. Oh. Uminom muna kayo, Brando. Kaya nga ikaw ang pinagkakatiwalaan ko eh. Mabuti pa ihintayin natin si Papa. Magandang umaga po, Governor. Magsiyupo kayo, sir. Ayos na bodega ng mga barrel, Gov. Sa atin na ang caretaker doon. Pinayroll ko na, kaya wala nang kawala. Kaya lang pa, problema pa rin natin ang bayan ng San Vicente. Si Merto Cordero lang naman ang tinik dyan, eh. Pinatatagal nyo pa. Isang kapanipaniwalang aksidente lang. Tapos na problema natin. Inip na ako, Alex. Ano ba, puro na lang ba kayo plano? Relax lang pa. Matagal ko nang ginigisa sa sarili nilang mantika ang mga kordero. May tiwala na sa akin yung panganay nilang si Lito, yung hepe. Gusto kong maging malinis ang lahat. Ayokong masisira ka sa mga tao ng lalawigang ito. Huwag kang pakalilingat. Baka mabaligtad. Hindi mo alam. Ikaw na pala minaman ay obra nila. Alalahanin mo, Alex. Kalaban kong mortal ang angkan na yan. Papa, noon pa man, nasa utak ko na mga bagay na yan. Kitang-kita mo naman ang ngit-ngit ko. Kapag eleksyon, tanging sa bayan ng San Vicente ka lamang natatalo. Kaya naman natin walong bayan, Gov. Tsaka kahit kailan, hindi kayo matatalon, Governor. Sa atin naman nakaupong mayor dun eh. Nasasabi nyo lang yan dahil hindi pa aktibong pumapasok sa politika si Merto. Eh kung biglang bulatin ang utak niya at tumakbong Governor, paano na ako? Hindi na tayo aabot dun pa. Plansyado na halos ang susunod kong mga hakbang. Walang bulilyaso. Sabi mo nga, kung hindi natin makuha ng patayo, kunin natin ang pagkapang. Hahahaha.
Ang bayan natin talaga na yatang walang asenso. Abay, habang nagmamahal ang mga bilihin, lalong humihirap ang buhay. Eh, sino mo bang dapat sisihin ka, bestre? Abay, sino pa? Kundi tayo mga tigarito at lahat ng bumoto kay Mayor, natuta ni Governor Guevara. Laku ka, bestre. Hinahinaan nyo man ang bunganga nyo. Baka may makarinig sa inyo rito. Bakit? Totoo naman sinabi ko, magmula nang maupo yan si Mayor dito, bilang na bilang ang araw na narito yan. Kadalasan kumula sa Maynila yan, nasa abroad, nagpapasarap. O ano? Di ba? Sabagay. Oo. Kabestre, hmm. Di ba si Reden yun? Ang munso ng mga kordero? Oo nga, no? Abay, dumating na pala ang damuho. Reden! Tumahan ka muna, halika! At nang makapag-soft drinks, dali! Magandang umaga, ho. Kamusta na ho ba, kabestre? Mabuti naman, iho. O ikaw, Tipoy. Ito, mabuti. Maupo ka muna, iho, at mag-soft drink ka. Yung soft drink, bilis! At saka ho, sigarilyo. Saan ka ba, iho? Isang stick lang, ho. Stick lang? On the house to, iho. Mambestre, halos wala akong pinagbago itong tindahan nyo, ah. Eh, ganito rin ho ang itsura nito noon, eh. Walang kwarta, iho. Nauwin lahat sa puhunan. Tsaka solo lang naman ako, eh. Libangan ko lang ang pagtitinda. Eh, yung anak nyo, yung nag-abroad. Nadagit ng hapon. Nakalimutan na ako. Kabestre, magkano ba itong nakain namin? 3.50 lang yan. At sa'yo, eh, 4. Sandali, iho. Asikasuhin ko lang tuhan na buhay. Ah, babalik ako. Hintay mo ako rin din, ha? Maghuhuntahan pa tayo. Sige, o. Aling Belen, pwede umakisindi. Ito ang bayad namin, o. Oh. Reden, mauna na kami sa'yo. Hmm. Sige, o. Yung sa'kin mo, pakikwenta. Gano? 8 pesos. Hmm. Eh, pakilista muna. Lista na naman? Wala na, eh. Sige, Reden. Sinahan mo nga't parang natutulog. Ate, andiyan ka pala. O ano? Akala ko ba sasama ka sa akin sa school? Sadali lang, ha? Okay yun, ha? Sige, Atang. Mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang wastong pagbigkas ng mga salita. Uulitin ko ang salita, susundan niyo ko. Naiintindihan niyo ba? Oo! Katahimikan! 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 Kalusugan! Kalusugan! Kalusugan!
Ma'am Rowena, susunduin ko ba kayo mamaya? Hindi na hataw. Maga naman siguro ako makauwi mamaya eh. Tsaka, may bodyguard naman ako eh. Sige, Ding. Ah, siya nga pala, Ding. Yung mga talon mo ha, turo mo naman sa akin yun oh. Gugulatin ko lang yung tropa ko. Ewan mo, darating din tayo doon. Oh, mamaya uli ha. Sige oh, ma'am. Hinugutay mo naman ako eh. Imposible na mag-apply kang janitor dito sa school namin. Kasi ate, sawang-sawa na ako sa kahawak ng baril eh. Gusto ko, maiba naman. Hmm. Walis naman ngayon. Hain ako. If I know, baka naman mag-window shopping ka lang dito ng mga maliligawan mo. Pero kung sa bagay, marami yata akong mga bagong teacher ngayon dito. At puro miss pa. Aba, ate. Talaga. Ayoko ng teacher. Bakit? Morning, ma'am. Eh, sigurado ako yung date namin, makauwi lang sa lecture. Ko talaga, puro kabiro. Pero, baka masira ka dun sa isang teacher ko dito. Si Merced. Nandiyan lang yun dun sa unang kwartong daraanan natin. Baka mapaya ka sa akin, ate. At manang yung makita ko. Eh, di ikaw mismo ang sumilip. O sige. Huwag kang susunod, ha? Pipintahan ko muna. Sigurado ako makakantsawan ka sa akin. Bahala ka. Sige na! Tignan mo na! Kagandahan. Kabutihan. Very good! Antipatiko! Oh, okay na. Para sa susunod, hindi kayo parang natuka ng ahas. Alam mo ba, kung di ka dumating kanina, baka nag-collapse na ako. Ganun ako kapag hate na hate kong tao. Pasensya ka na. Ugali ko kasi yung pag nakikialam sa problema ng iba, eh, binabalansi ko muna. Ano yung ibig mo sabihin? Hindi ko yata makuha yun. Eh, kasi ganito yun eh. Eto yung manyakis. Nakatabi mo. Maliwanag sa akin na may kasalanan siya. Kaya sinintensyahan ko. Ito, ikaw naman ito. Maliwanag din sa akin na may kasalanan ka. Pabaya ka kasi. Oh, nakuha mo. Sige na nga. Impressed na ako sa justification mo. Pero, paano mo naman ma-explain yan? Para mas kumpleto yung paliwanag. Talagang marunong tong lumusot si Reden Rowena. Yan ang bunso namin. Mukhang maganda ang plano mo ah. Patuloy na makikinabang ang mga dating magsasaka kung ganun. Kaya nga itatayo natin ang planta para tumaas-taas naman ang kita ng mga tao dito. At isa pa, may libreng pabahay. Once na maging empleyado sila ng kumpanya. Sigurado akong makukumbinsi ko si Papa sa nasabi mong scheme. Natatakot lang naman ang mga taga rito na ma-displace kapag naibenta ang lupa nila. Alam mo na ang matatanda. Masyadong sentimental. Natural lang yon. Ang Papa nga eh, madalas kami magdiskusyon. Ganon din kasi ugali. Kaya mo, malamang na sa susunod na punta mo rito, may maganda akong ibabalita sa'yo. Take your time. Huwag mong masyadong madaliin. Ang importante, maliwanagan ng gusto ni Camerto ang benepisyo. Ang totoo niyan eh, ang gusto ni Papa, ipatayo ang planta sa mismong bayan namin ng Santa Monica. Pinigilan ko lang. Abay, oo. Kung natatanda mo, magkaklase pa lang tayo sa Coleo eh. Plano na natin gawing industrial site tong San Vicente. Yun na nga eh. Kumbaga, tayong arkitekto nito. Kaya dapat lamang na matuloy. Alam ko. Di bale. Madadali rin natin ang planong yun. Teka.
Mukha yatang tayong nagiging sentimental, ha? Oo nga, no? O paano? Mauna na kami. Si Brando na bahala sa'yo. Sir! May dadaanan pa ako. Isang magandang dalaga? Tutuloyan mo ba o paglalaruan? Depende. Biglang dumating yung mga kalaban. Eh, hindi na ako makatras. Ang ginawa ko eh, umelo ako ng konti. Pagkatapos eh, sinabayan ko. Pinagpabaril ko. Biglang boom, boom, boom! Ano ang nangyari pagkatapos? Naubos mo ba ang mga kalaban mo? Naubos ko yung iba, pero may natirang isa, hindi ako nakapatay. Eh, anong kinamatay nung isa? Uminom ng kape ng may kape. Ha? Sorry. Nagkamali pala ako ng dampot. Nilawayan mo na eh, sa'yo na. Bakit mo pa binuhay? Salbahe yun ah! Oy, Tonton. Tama na muna yan. Gawin mo muna assignment mo gabi na. Gusto ko pa magpakwento kay Kuya Redden eh. Baka mapagalitan ka ng Ate Merced mo. Merced? Yung nagtuturo sa provincial school? Kung hindi ako nagkakamali, kilala ko siya, Lando. Maaari. Pasamahan si Ate Rowena mo sa school. May dumating na sasakyan ah. May service ba si Merced? Wala. Sinundo na naman siguro ni Alex. Sinong Alex? Taga rito ba yan? Nako, Redden. Yan ang kaisa-isang anak ni Gobernador Guevara. Yung kinainisan ng papa mo. Naliligaw siguro sa ate mo yan. Ginabi ako sa meeting ko sa school. Nagpilit si Alex na ihatid ako, Kuya Lando. Good evening. Redden, ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Akyat sana ako ng ligaw sa'yo eh. Hindi mo naman nasabi sa akin na may syota ka na. Boss, may kabastusan pala yan eh. Ang yabang nun ah! Relax ka lang, Tonton. Maawa ka. Sino siya? Bago mukha. Ah, siya nga pala, Alex. Siya si Redden. Sabi nga ni Rowena, bunso sa mga kordero. Ah, Redden, siya si Alex Guevara, anak ni Governor. Mabuti naman na tinanggap ka na rin ng mga kapatid mo. Sana naman nagbago ka na. Huwag mong pairalin ang pagkabunso mo. Walang pinakikinggan. Alam mo, ngayon lang tayo nagkaharap. Dumali ka na. Para bang kaano-ano kita. Sino ba yan? Relax lang. Alex, mabuti pa pumasok na muna kayo. Hindi. Aalis na kami. Salamat na lang. May lakad pa kami ni Brando. Lando, tuloy na kami. Tayo na. Ang bilis mo naman magtampo. Dito ka muna. Magkwentuhan muna tayo para makumpleto mo yung impormasyon mo para sa akin. Masyado naman pikon yung boyfriend mo. Uy, wala kami nun ah. Naliligaw pa lang. Redden, saan ka pupunta? Pauwi na ako. Hatid na kita. O sige. Pero bibili na ako sigarilyo. Barya! Idol, pasensya ka na ha. Talagang barya lang eh. Lagi naman eh. Isang ounce stick ng sigarilyo.
Dali lang. Ikaw mo sila din? Oo! Uy! Salamat, ha. Welcome. Ayun, sino na kayo? Ano na naman kalokohan yan, Riden? Mga hudlum. O nga, Epe. Mga sigang gala. Balak pa nga upakas si Riden eh. Puro lang pala porma. Wala nga binesa eh. Ha? Ano? Kuya, ikaw! Wala ba kayong curfew rito? Hoy, Riden. Pumasok ko nga sa loob. Doon tayo mag-usap. Huwag na, kuya. Te-turn over ko lang sa'yo itong mga to. Yun lang naman eh kung pakikinggan mo yung reklamo ko. Sarento, bahala ka na rito ah. Regalo ko sa'yo. Ta! Puro kayo kalokohan! Pasok! Tatanda na kayo! Ayaw nyo pang magpakatino! Pasok! Riden! Malaki naman palang natutunan mo sa pagsusundalo eh. Dati, ni ayaw mong humawak ng sandok. Parang... gusto ko na yatang bumilib. Hindi lang yan, ate. Pati yung mahihirap na putahe. Kaya ko yan. Ba, okay yun. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pagmalakihan ng mapapangasawa mo. Kahit na wala siya, hindi ako magugutom. Bakit mo ba ginagawa yan? Hindi pa ba malinaw sa'yo yun, ate? Umaareglo lang ako. Alam mo namang malaki naging pagkukulang ko sa inyo eh. Wala sa akin yun. Alam mo naman yun, di ba? Sa'yo, wala yun. Pero kay Kuya Mike, tsaka kay Kuya Lito, hindi pa nila makita yung pagiging sincero ko sa pagbabalik ko. Bastos ka! Wala kang ginagalang! Ano ba problema mo? Tumigil ka, Rowena, ah! Baka tamaan ka sa akin! Ano kaguluhan yan? Itong sutil niyong anak, eh! Pinumukaan ako kagabi sa presinto. Pinahiya ako sa mga tauhan ko. Parang pinalalabas na wala akong ginagawa para sa katahimikan ng San Vicente. Hindi ko alam na mamasamayin mo yung ginawa ko. Kung alam ko lang, iniwanan ko na yung mga yun. Teka. Teka muna, ano man pinag-uusapan ninyo? Pag-usapan nga natin ito ng mahusay. Oo nga naman. Di yung bigla kang darating at walang kaabog-abog, sasaktan mo si Riden. Sige, Rowena. Kampihan mo ng todo. Ewan ko lang kung balang araw, magsisisig ka. Ganyan naman yung si Rowena eh. Tayo pa minamasama sa pagdidisiplina dyan kay Riden. Bihira naman kayo. Pati itong walang kasalanan, dinadamay ninyo. Hayaan nyo. Kung kamatayan ko makakasagot sa mga inaakala niyong kasalanan ko, madaling hanapin yun. Riden! Riden! Hindi ako magtataka. Kumaburang ang ka ng mga kordero sa San Vicente dahil sa pagkakawatak-watak.
Nakita kitang dumaan sa bahay kanina. Pero hindi ka tumuloy. Kaya naisip ko, nasundan kita dito. May problema ka ba, Riddell? Iniisip ko lang. Kung saan patungo ang buhay ko. Huwag mo sabihin na, Riddell. Ang tao ang gumagawa ng sariling direksyon ng kanyang buhay. Siya rin ang pumipili kung ito'y magiging makabuluhan o hindi. Nasasabi mo lang yan. Dahil hindi ka tinatakwil ng pamilya mo. Hindi mo nararamdaman ang lungkot na nag-iisa. Nasubukan mo na ba, Merced? Na ang sarili mong pamilya maghangad ng iyong kamatayan? Nung nasa Mindanao ako, walang alaga sa akin ang buhay. Dahil alam ko, walang pamilya ang naghihintay sa akin. Pero nung makilala kita, nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Nagkaroon ng halaga ang buhay. Ikaw ang dahilan, Merced. Kaya gusto kong magbago. Kahit na ayaw akong bigyan ng pagkakataon ng aking mga kapatid. Naintindihan kita rin din. Yan, Riddell, yan. Yung sinasabi ko sa yung warehouse ni Alex Guevara. Yung anak ni Gob. Saka yung nakainkwentro mo nung isang gabi. Diyan ko sila madalas makakita. Kaya naniniwala ako, Riddell. Mga bata rin sila ni Alex. Di lang yun, Riddell. Meron din tao mga armadong pabalik-balik dito. At saka dun sa kampo sa gitna ng gubat. Kampo? Sa gitna ng gubat? Oo. Gusto mo, puntahan natin. Huwag muna ngayon. Sa ibang araw na lang. Huwag mo munang pagsasabi ito kahit kanino ah. Ako pa! Alam mo namang hindi ako madaldal na tao. Then, alam mo na ba yung balita? Yung tungkol kay Aling Barang at saka kay Mang Isyo? Taku! Naghiwalay na pala yung mag-asawang yun. Pero si Aling Barang, may kinakasama na naman. Then! Tutal, wanted ka na sa kapwa mo sundalo. Dahil sa ginawa niyong kidnapping at bank robberies. Mabuti pang sumama ka na sa akin. Dating gawi. Tinitiyak ko. Malaking pera mapapasayo. Sampu ng iyong mga kasama. At ano magiging papel namin? Private Army? Paul Jack, pansamantala lang yon. Gobernador ang papa ko. Malay mo matuwa sa'yo yun. Ayusin niya mga kaso mo at gawin kanyang hepe ng pulisya. At bilang pasakalye, brando ang pera. Sinasabi mo? Eto pang puro buto?
etong hinahabol ng mga kababaihan dito. Ha? Kaya, paglaki mo, kumain ka ng kumain ng gulay, ha? Ano, ano ka ba? Mamaya, makita tayo ni Tonton sa kani Kuya Lando. Oy, ano? Alam na naman nila na sinagot mo na ako, ha? Ibig mo sabihin, sinabi mo na? Kaming dalawa ng pinsan mo, para kami magkapatid yan. Kaya kasalanan sa amin na maglihiman. Hindi siya nagalit? Hindi. Tuwan-tuwa pa nga eh. Ang sabi niya sa akin, kesa mapunta ka raw kay Alex, sa akin na lang. Utang na loob. Wala ka pa dito, busted na siya. Uy, ganun naman pala eh. Bibigyan mo na ako ng isa dyan, ha? Ano kahilo? Ayan sila oh. Uy, ano? At least ngayon gising ka, hindi ka tulad na nasa bus ka, eh, tulog ka. Ah, basta. Saka na. Gina! Ito naman, oh. Ano? Ano may iya? Ang kulit mo, ah. Ano? Ayaw mo? Ayoko! Ano? Ayaw mo talaga? Ayoko! Ikaw din! Magsisisi ka! Bahala ka! Ayaw nga talaga. Ano ka ba naman, Brando? Hindi kami sanay ng ganito. Matagal-tagal na rin kami wala aksyon, ah. Alam mo, binabayaran nga kami ni Alex, pero habang tumatagal, kinakalawang naman itong mga baril namin dito. Relax lang, Bulljack. Konting panahon na lang. Magsasawa na kayo sa pagpapagpag ng kalawang sa mga baril ninyo. Alam mo, Brando, sa tuwing pupunta ka dito, yan na lang lagi ang naririnig ko sa'yo. Mag-iba ka naman. Maging totoo ka sana. Tanda mo, marami kaming alok sa labas. Maliit man yun, pero pwede kong patulan. Kesa naman nakatangat nakatenga kami lahat dito, bigyan mo ako ng 2 linggo. Sigurado ko, may action ka na. Aasahan ko yan, Brando. Reden, dyan yung kampo. May dumarating. Tara. Kung si Reden na may kagagawan, dapat na tayong kumilos. Tawagan mo si Bulljack. Sabi mo sa kanyang isagawa ang unang plano. Kailangan magpagpag na siya ng kalawang pagsapit ng dilim sa San Vicente. Okay, boss. Kami na, wala. Sige. Ito na. Bulljack, yung bata ni Reden na si Hataw, nasa klinika ni Dr. Cordero. Mabuti. 2 ibon ang tatamaan sa isang putok. Dok, salamat po sa mga tulong nyo. Walang anuman, Mang Damian. O, paano po? Pasensya na po kayo sa mga prutas. Ang dami na nga ho niyan eh. Sige po, magpapaalam na po ako. Sige po, Mang Damian. Mag-ingat kayo. Opo. Oh, Hataw, pasok mo na lang yan. Dok? Oh, ang dami ho nito ah. Eh, kumuha ka dyan kung gusto mo. Ha? Dok, siya nga po pala, may pasyente kayo sa loob. Oh, sige. Dok!
Sir, si Riden. Huwag niyong patutuloyin. Sandali lang. Hanggang dyan na lang. Kuya, gusto ko makita si Kuya Mike. Di ka namin kailangan. Kuya, parang awa mo na. Umalis ka na. Kuya, makinig ka naman sa akin, oh. Si Alex Guevara ang may pakanaan ng lahat ng ito. Meron siyang private army sa bundok. Kitang-kita ko. Ang gumawa niyan, mga taong labas. Sila ang may kakayahang mandakas ng mga sibilyan. Tigilan mo yung kabaliwan mo, ha? Ang alitan Cordero at Guevara ay matagal na namin inilibing ni Alex. Hindi kita paniniwalaan. Kuya, sinisira niyang bayan. At nakita ko kagabi mga illegal niyang gawain. Isa to sa mga ebidensya. Kuya, isang kordero na nasa lanta. Bigyan mo naman ng atensyon yung sinasabi ko. Nagkataon lang naroon si Mike. Parte ng kanyang trabaho. Kuya, huwag mo sabihing baliwala sa'yo nangyari kay Kuya Mike. At mas mahalaga pa sa'yo ang samahanin niyo ni Alex Guevara. Kuya Lito, ipahanap mo kung sino ang mga dapat managot sa nangyari. Alam kong dapat kong gawin. Huwag niyo akong didiktahan. Ikilos ako ng sarili ko. At ipakikita ko sa'yo ang tunay na kulay ni Alex Guevara. Kapag ginawa mo yan, ako mismo huhuli sa'yo. Gawin mo. Para kalimutan kong akong bunso ng mga kordero. Kailangan makapunta ako ron. Handa mo ako ng bangka. Riden! Abay mo ka, napakalayo ng pupuntahan mo ah! Riden! Baka gusto mo na alalay. Sama mo ako para malalay sa'yo. Huwag na. Ihanda mo na lang yung mga kailangan ko. Yan na. Boljak! Oh, Brando. Boss Alex, tasan. Parating na. Dala nga namin ang mga pasalubong para sa inyo. Ayan, oh. Hi! Ganun ba? Alin ka na. Sige, patuloy sila lahat. Oo, oh, tuloy daw kayo. Oh, hi. Yan. Uy. Hi. Hi. Ligyan, ligyan. Uy. Bojack, buhay ito. Ayun, ayun. Madaan lang, ha? Sige. Hello, boss. Riden, undangan ka naman kasi. Eh, ba't ayaw mong ipaalam kay Lando ang lakad mo? Alam mo namang mabigat yung pwersa ni Alex eh.
pumataw. Lakad ko to. Ayoko may madamay. Isa pa. Tama na yung nagawa mo sa akin tulong na natagpuan mo ang kampo ng private army ni Alex. Reden, mag-iingat ka. Salamat. Paano? Hinga na muna tayo! Oh, pare, tagay! Hey. Oh. Pare! Okay ba? Okay. Para to kay Governor! Yay! Para kay Boss Alex! Yay! At para sa mga kibara! Yay! Mabuhay silang lahat! Mabuhay! Ako yung bahala rito! Sige! Sige! Ayos! Ayos dito naman tayo! Pagkaganito lagi ang buhay natin, wala nang sasarap pa. Demo ko dyan. Babalik ako. Kasi akala mo eh, wala nang alak bukas.
Sobrang dami na nainom nito. Ano kailangan mo? Ikaw. Miss, hiramin ko lang tong hinete mo. Thank you.
Boss, nawala si Punso! Punyeta! Sige! Balik sa kampo! Sino kayo? Anong kailangan nyo? Buti na lang nakakuha tayo na mainit na Ma'am, si Kapitan. Sino Brando? Nakita ko kanina. Nakita ko sila pumatay kina Papa kay Kuya Mike. Ano ngayon ang plano mo? Pagkatapos ng ginawa mo sa mga tawanan ni Alex, tsaka nababalikan ka naman ngayon. Wala na akong magagawa, Lando. Kailangan tapusin ko na kung anong inumpisahan ko. Alam mo rin din, minsan gusto ko na rin magdamdam sa'yo eh. Parang hindi mo ako kaibigan. Ayaw mong damayan kita. Eh, yun na nga eh. Kaibigan kita, Lando. Kaya ayaw kitang mapahamak. Tsaka alam ko, hindi ka naman sanay sa ganitong kaguluhan eh. Alam mo rin din, nang umalis ka rito sa San Vicente, marami na nangyari. Napasama ako sa mga rebelde. Nagbago na ang dating landong kaibigan mo. Na walang alam hawakan, kundi kalabaw at araro. Maraming salamat, Lando. Lando! Lando! Si Ato yata ang dumarating, ha? Anong balita? Lando! Reden! May masama nangyari. Nakahanda na ba yung mga bata mo? Boss, nakahanda na si Boljack, pati ibang mga tauhan natin. Magaling. Magaling. Lumakad na kayo. Bukas hintayin niyo ako sa San Vicente. Sige, boss. Magsaya na kayo, Papa. Bukas, mabubura na ang pangalan ng mga kordero sa San Vicente. Magaling, Alex. Noong pamanay, malaki na ang tiwala ko sa galing mo. Kanino ka ba naman magmamana kundi sa iyong Papa? At yan lang ang tama sa mga kordero. Dahil sila ay masisiba sa lahat ng bagay. Sa salapi, sa kapangyarihan, at sa karangalan. At nagkataon pa pa na mas matalino tayo kaysa sa kanila. Hahaha!
napakalaking kasalanan ang ginawa ko kay Papa at kay Mike. At lalong higit sa ating bunso si Riden. Naniwala ako kay Alex. Nakalimutan ko na ang ahas. Magpalit man ang balat ay ahas pa rin. Kuya, kailangan makita rin natin si bunso. Nanganganib din ang buhay niya. Sir, si Riden. Riden, sana mapatawad mo ako. Naging bulag ako sa mahabang panahon. Ngayon, Papa, muling mabubuo ang pamilya Cordero. Handa na lahat ng mga bata, Boljack. Papasukin natin ang munisipyo. Kailangan makuha natin si Epe. Paano kung pumalag ang mga taong bayan? Lahat ng papalag. Banatan. Tayo na! Tayo na! Sarento! May mga dumarating! Magsipaganda kayo, ah. Sino yan? Boljack. Hindi yata alam ni Sarento kung bakit tayo narito eh. Sabihin mo. Sarento! Pinapunta kami rito ni Governor para linisin lahat ng dumi na San Vicente! Tama ba ako, Boljack? Eksakto. Sir, putukan nyo na. Mukhang nanggagaling sa bayan. Mukha nga eh. Riden, bayuhan ka dito sa ate mo ah. Pupunta kami sa bayan. Tayo na.
Riden, saan ka pupunta? Riden! Magsenda kayo. Get ready. Sir, may gumagalaw doon ah. Hold your fire. Sikat sa awan yun ah. Ininto mo. Yes, sir. Katsawan, may tama ka. Ano nangyari? Sir, okay lang. Kailangan gamutin to. Mabuti dumating kayo. Pinasok ng mga tauhan ni Boljak ang headquarters. Ha? At napatay ang mga kasama natin. Yung iba, nahuli. Ang dami nila, sir. Ikaw ang hinahanap nila. Kailangan mag-ingat tayo, sir. Desidido silang ubusin tayong lahat. Reyes! Sir! Pumunta ka sa Provincial Command. Kumuha ka ng reinforcement. Yes, sir! Sige, lakad. Sige! Lakad! Sige! Ikulong lahat yan! Boljak, gusto mo makausap ni Gob. Ha? Sandali lang. Boljak, si Gobernador. Go ahead. O, Boljak. Ano na ang sitwasyon ninyo dyan? Ayos na, Gov. Nasakop na namin ang munisipyo. Papa. Magaling. Talagang pinanindigan ng anak ko ang pangako niya sa akin. Hayaan mo, Boljak. Bukas na bukas din. Ikaw na ang bagong jefe dyan sa San Vicente. Bakit bukas pa, Governor? Ngayon lang pwede na. Dahil sa mga oras na ito, sinisiguro ko sa'yo, marami ng bangaw ang umiikot sa bangkay ni Lito Cordero. At ang bunso nilang anak, si Riden, abo kong ibibigay sa'yo. Mga kasama! Narinig niyo ang sinabi ni Gobernador! Si Boljak na bagong jefe! Boljak! 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 Mga kasama, Boljak! 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 Lando! Lando! Boljak! 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 Si Riden! Sinasabi ko na nga ba't papasok siya sa bitag natin? Tayo na! Ah!
Sir, buti dumating kayo. Tabi kayo. Sa demonyong rede na yan. Kailangan malaman doon ni Papa. Magsigalat kayo! Doon kayo! Kayo doon! Papa, pumalpak si Boljak. Umiksena na si Reden. Papunta na rito. Iho din puta. Nag-iisang sipunin, hindi pa nila nakaya. Tayo na! Thank you.
Alonzo! Tapos na ang alatsamba mo! Walang demonyo sa mga Gibara! Magsama-sama kayo na lahin nyo sa impyerno! Hindi, Alex. Ang mga lahi niyo ang magmamano sa ninong niyong si Satanas. Good work, Bunso.